Kasi nag-post ako, naging mayabang ako dun sa post ko at alam ko po yun at pinagsisihan ko po yung nagawa ko po yun. Nadala po kasi ako ng emotion ko. Naging, syempre po, ano, naging masaya ako na ako na po ngayon sa makaganda at asawa ko sa makabago. Alam ko po, nagkamali ako. Hindi, baby, ah. Gusto lang. Nagkamali tayo, asawa. Alam ko po kasi na ano, hindi lahat, hindi pa halos lahat sa inyo nakonbubo na sa Pasko. Alam ko po na patuloy pa rin po kayong umaasa na baka sakaling po maibalik yung nakaraan. Pero hindi na po kasi yung ganun eh. Ito po kasi yung realidad. Ito po yung katotohanan. Nasipan po talaga yung mahal ko. At malabo na po talaga na mabuka po yung dati. Kaya nga po yung video po kami yung nakaraan, nakikiusap nga po ako sa inyo noon na kung okay lang po sana na tatanggapin niyo po ulit ako bilang Mark na may asawa, bilang Mark na may anak na. Kasi po siguro ano, malaki din po yung pagkukulang ko, lalo na po sa part ni Pam at kay Sean. Kasi po siyempre po, meron na po kami yung anak eh. Sobrang tanga ako sa part na hindi ko naisip yung bata na baka mamaya pagkagawa ko ng desisyon, maapektuhin yung bata. Baby, sorry doon kasi hindi ko naisip yun. Sean, sorry din. Kahit ako din, nakamali din ako doon sa part na yun. Kasi hindi ko din naisip si Sean. Hindi ko alam na makaka-apekto pala sa kanyang mga bata. So ngayon, humihingi kami ng pasensya sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taong nasaktan namin. Sa lahat ng mga taong na-disappoint namin. Sa lahat ng mga taong nagalit sa amin. Tao lang kami. Nagkakamali kami. Hindi namin intensyon na magalit kayo. Hindi namin intensyon na mapasama si baby o kung sino man. Ang gusto ko lang kasi talaga is hindi masaya si baby. Pero hindi ko kalain na sa sobrang gusto ko maging masaya si baby, meron akong mga taong masasaktan. Meron akong mga taong madidisappoint. Humihingi po talaga ako ng tawad sa inyo. Sa pagpapasal ko kay baby, marami akong bagay ng patunan. Doon ko naisip na hindi dapat lagi nauuna yung pride. Hindi mahalaga kung sinong panalo o kung sinong talo. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay maprotektahan si baby tsaka si Sean. Marami na bago sa buhay ko ngayon. Sobrang dami ko na-realize. At dahil doon, baby, nakapag-desisyon na ako. Masakit sa akin to. Hindi madali para sa akin. Ilang taon ko binuo yung makagawa ko. Ang dami kong pinagdaanan. Pangarap ko to. Nag-umpisa ako sa wala hanggang sa nagkaroon ako. Pero sobrang mahal ko si baby. Ang dami ko nang pinagdaanan. Ilang beso ko na dapa. Pero nga yun pa rin kayo para sa akin. Para sa ikakatigil ng lahat. Tsaka para sa pag-protect ko ay baby. Hindi ko nagagamit yung salita makagawa ko. Yun, so what's up mga solid na makagwapo dyan? So what's up mga makagwapo? Yo, so what's up mga makagwapo? So what's up mga makagwapo? So what's up mga makagwapo? Yun, so what's up mga makagwapo? So what's up mga kagwapo? So what's up mga makagwapo? So what's up mga kagwapo? Yun, and so what's up mga makagwapo dyan? Yo, makagwapo! Bye-bye.
Sulat ang sakit sa akin ito. Hindi ko inakala darating yung araw na mangyayari ito. Hindi ko inakala na darating yung araw na hindi na ako magigisip mga gwapo. Hindi mo na makilangang gusto ni baby. Gusto ko itong protektaan. Ikaw at saka Sean. Gusto ko ipakita sa lahat. Kaya kong mawala kahit na ito. Huwag ka lang. Huwag lang si Sean. So mga gwapo. Ito na siguro yung pinauhin na tawagin ko yung mga gwapo. Alam ko na hindi lahat maiintindihan niya nararamdaman ko ngayon. Alam ko na yung iba tatawanan ako. Sabihin na simpleng pangalan lang yan, iniiyakan mo. Mga gwapo, iiyakan mo yan. Pero yung hirap ko kasi, since 2016, gusto kong tumatak sa mga tao na ako si mga gwapo. Wala pang YouTube noon, di ba kami nag-YouTube, Filipino Vines pa lang. Pinapamukha ko na ako si mga gwapo. Pero ngayon, sasabihin ko na sa inyo, binibitawan ko na yung mga gwapo. Binibitawan ko na siya kasi gusto kong protektahan si baby. Gusto kong protektahan si Sean. Gusto kong protektahan yung mga taong nakapaligid sa akin at para sa ikatatahimik na rin ang lahat. Kaya ako, si Christian Margray na nasa harapan niyo ay nagsasakripisyo na hindi nagamitin ang makagawa ko. Kahit alam ko ang sarili ko, kahit sa legal na paraan, na sa akin nakaregister ang makagawa ko, sa kanya nakaregister ang makaganda. Pero para sa ikatatahimik ng lahat, para matapos na ito, akala ko kasi yung pagkakarigala ko kay baby. Akala ko matutuwa yung lahat. Kasi syempre, ako nga si makagwapo, diba? Syempre dapat ang partner ko si makaganda. Pero hindi ko naman nakalain na dahil din doon, mangyayari lahat to. Hindi ko, so siguro sobrang makasarili ko. Hindi ko inisip yung mararamdaman mo. Kasi siyempre, para sa akin kasi, baby, nakaraan ko na kasi yun. Baby, sobrang na-appreciate ko yung ginawa mo. Kahit na ganito yung kinalabas mo, pero sobrang na-appreciate ko talaga. Sobrang thank you. Humingi po ulit ako ng pasensya sa mga nagawa ko po. Alam ko po na karamihan po sa inyo ay talagang nagalit sa akin, pero hindi po talaga ganun yung intention ko. Sorry po, nagkamali ako. Baby, nagkamali tayo. Asawa na kita. Ang mali ng isa, mali din ng isa. Kaya huwag nga sabihin nagkamali ko. Nagkamali tayo. Sorry talaga, baby. Sorry, baby. Hindi ko naman yung intention na
pagbawalan lahat ng taong gamitin yung mga ganda. Hindi ganun. Hindi ganun yung intention. Parang sobrang saya ko. Parang ganun kaya caps lang. Kasi ang saya-saya ko. Hindi ko alam na magagalit sila sa kayo ng ganun. Sorry, tanong. Ay, maraman yun. Pangalan lang yun. Hindi rin tutumbasan yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit ano, kaya akong sakripisyo para sa'yo. Lahat. Thank you. So ngayon, bilang hindi ko na nagagamitin yung makagawa ko, makikilala na kami ngayon bilang Mr. Gray at Mrs. Gray ang nag-iisang Mrs. Gray. So wala na kahit na sinong pwedeng gumamit. Kasi syempre, yun lang yung Mrs. Gray. Baka meron pang ibang term. So syempre, mga magagawa ko, siya ang Mrs. Gray na asawa ko. So, kahit anong nangyari, baby, kahit maraming taong magalit o maraming taong hindi makaintindi, lagi mong tatandaan, andito mo dito iyo. Kahit hindi man sa atin ngayon yung panahon, andito pa rin mo para sa'yo. Kahit anong sabihin ng iba, andito pa rin mo para sa'yo. Bago ko i-video to lahat, bago ko sabihin lahat to, hindi ganun kadali eh. Hindi ko kaya ito ng ako lang. Hindi ko kaya ang lahat sabihin ito ng ako lang. Kasi syempre, nung una may galit. Ba't ganito, ba't ganyan? Pero... sa totoo lang po, mahirap talaga para sa amin. Lalo na po sa kanya. Kasi ilang taon na po binuo yung makagawa ko. At alam ko din po na minahal niyo yung pagsasamahan nila. At humihingi pa rin po ako ng pasensya hanggang ngayon na hindi ko alam kung tawag kong may pasensya, hindi kayo nagkatuloyan o... Baby, wala kasi na... syempre, diba, may mga naging fans ko yung binagay yung tao, naging fan din naman din ako. So, naiintindihan ko yung emotion nila. Kaya, ayun, sobrang pasensya po talaga at dumating tayo sa gantong sitwasyon ngayon. Di, baby, sa to lang wala ka naman mali. Magamang para sa'yo, malamang mo. Kung may mali dito, may mali dito ako yun. Sorry nga sa inyong lahat. At hayaan niyo akong pasalamatan ang mga taong tumulong sa amin. Ang mga taong naandyan ng mga panahon na hirap ang gamitin. Ang mga taong dahilan kung bakit namin nasabi lahat ito. Ang mga taong nagparealize sa amin na mas unahin ang pagmamahal kaysa sa ano pa man. So, si Ate Tony, tsaka si Mama Marie, so, si Tito Beans, so, lahat ng Toro Fam. Ate, pwede ba namin kayo makasama dito? Sorry. So, mga magwapo, gusto kong sabihin sa inyo na kada meron akong maling desisyon, kada meron akong magagawang hindi maganda, sila yung taong lagi na dito para sa inyo. Thank you. Ayan, nagpapasalamat ako, Ate. Thank you po talaga, Tito Beans. Siyempre, maraming salamat din sa Bruce ko, sa Kuya MG, na lagi din na andyan. Ate, maraming salamat sa pagpaparealize sa akin na mas importante lagi yung pagmamahal mo sa asawa mo. Kasi siyempre, Ate, pinangunahan kasi ako ng galit eh. Pinangunahan ako ng ba't ganito, ba't ganyan. Pero ngayon, Ate, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo talaga. Sobrang thank you. Actually, kasi kami noon, nakausap namin sila Merck at nakaka-video call namin sila. So, napapansin nyo, nandito sila sa Toro Condo. Kaya nag-uusap kami, nagpabanding kami. Then naisip ko, napag-usapan namin na ayun, sabi ko, Mark, siguro maganda rin na ganun, magbigay na kayo ng statement. Siguro yung mga tao dito marami matatawa, sabi nga ni Mark, kasi Diyos ko pangalan lang pinag-aagawan pa, Diyos ko pangalan lang iniiyakan pa.
syempre hindi naman lahat ay nagdaan sa nag-social media artist. So naging trabaho yun ni Mark, naging way niya yun eh, di ba? Naging buhay niya yun, buhay niya yung salitang makagwapo. Buhay niya yan eh. Kahit ako naging buhay, tagal kong buhay kung anong trabaho, kaya hindi ko basta-basta sinusuko. Pag lalabas siya, uy, si makagwapo, uy, si makagwapo. Ibang tao naman, nahahati din, may galit sa kanila, meron naman magsasabi na, siyempre, si makagwapo yan, mula nung una pa lang, bago nagka-jowa yan, o bago nakilala natin yung girlfriend, it makes sense na ang magiging girlfriend niya ngayon ay si makaganda. But, ako mag-name-drop ako, wala akong pakialam. Kasi si Cafe, gusto niyang gamitin, kasi nga doon siya nakilala. At natutuwa ako kay Mark, sobrang bilib ako sa kanya ngayon. Kasi kahit ang pinapakita niya ngayon ay totoong pagmamahal niya kay Pam, nagpapakita siya ng malasakit sa ex. Yung paghayaan na lang. Yung ganun, respeto yun sa nakaraan. Na gusto mo, o sige na, para matapos na. Kumbaga hindi lang para kay Pam, para hindi ka rin mukhang tanga Cafe. Para sa akin na, kasi pinipilit mo na ganun, eh nakaraan mo na. Pero it's also your right, kasi kahit nga naman sino mag-search, ikaw ang lalabas. Pero nakaraan ka na, at yun ang naging tawag sa'yo, siguro, let it be, ganun na lang. Naging proud ako kay Mark kasi wala siyang sinabing shit tungkol sa ex niya, hindi niya siniraan. Wala siyang, alam mo yun, that is how you treat your ex. Mark, nakaka-proud lang, natutuwa ako sa kanya. At syempre, nalulungkot ako. Kasi hindi niyo maiintindihan yun eh, kapag hindi niyo pinasok yung pagbablog. Na ang tagal mong ginamit yung pangalan na yun, ang tagal mo nakilala doon, kasi sasakripisyo mo para sa pagmamahal. Yung act of love na nami-witness namin dito, nalulungkot kami na masaya, na napakapuro ng pagmamahal niya kay Pam. Doon ako natutuwa kasi syempre ginagawa nilang center nila si Sean, hindi nila ina-expect na magkakaroon ng backfire na pagpintas yun sa bata, at hindi maiintindihan ng ibang tao yun. Sabi nga ni Mark kanina, hindi na importante ito kung sino una nagparinig, yung pariniga na screenshots, etc. Wala na. Kung ikaw na, ikaw na. Kung pakiramdam ng ibang tao, is wala naman silang tinapakan, alam nyo meron. Alam nyo, kahit ako eh, ako napapanood ko yung ibang nag-vlog against them. Napanood ko, ito kasi dalawa wala, hindi nila napanood. Ako nakikita ko kung paano yung sila tawanan, yung relasyon nila. Nagkamali sila, inaamin nila, tumingin sila ng pasensya. Sa kung paano siya nagsimula, kung paano nagtuloy-tuloy, kasi ito kasal na sila. Sana magkaroon na lang ng kapatawaran ng... Wala din akong hate ha, sa kahit na sino nakaraan mo Mark ha. Kumbaga gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko. Ano naman ito eh, di ba? Wala naman tayo may karapatan. Pero hindi ako biased dahil kaibigan ko sila. Kaya nga sila nandito eh, para mag-guide kami na ito na lang, di ba? At natutuwa ako sa naging desisyon ni Mark na siya na si Mr. Gray. At si Pam na ang nag-iisang Mrs. Gray. Kasi nag-iisa lang naman siya. So yun lang, proud ako sa'yo, Tol. At natutuwa ako sa'yo, Pam. Tumatanggap kayo ng pagkakamali. At kung pakiramdam ng iba, o diba, nagpatalo sila, o di talo, sila na yung gumagamit ng ganito, sila na yung tatawagin ganito, ganyan-ganyan. Sabi nga din ni Mark kanina, hindi naman importante kung talo ka o panalo sa buhay. Ang importante yung meron tayong kapayapaan. May anak silang tao, tigilan nyo sila. Tama na yung ganun, good vibes lang. And dagdag ko lang kapatid, sa mga hindi nakakaalam, we actually tried to reach out. Oo, na-try kami mag-reach out. Kasi there's always two sides ng kwento. Yes. So hindi naman kami porkit nakabanding na natin sila, kilala natin sila, syempre nag-reach out din tayo sa kabila. Oo, magka-call out ako, wala akong pakialam kung mabadlip sa akin si Mark ngayon. Nag-message kami kay Cafe, Cafe pwede ko makausap para matapos na yung ganyan. Kasi kahit anong sabihin mo, lalo na ang mundo namin, social media, at yung iba kahit hindi vlogger, nagiging mundo nyo yan, araw-araw kayo nagpo-phone, social media, nakikita nyo eh. It affects kasi sa bata. So na-try talaga kami kumonta kay Cafe, but ano ba yun? Something parang nakadunan disturb siya sa IG. Oo, hindi siya... Hindi siya matawagan, then minessage namin siya. Hindi rin ano. Oo. Hindi ko gumamit ng IG kasi nakakapagsend ako sa kanya before. Actually, di ba sabi nga natin sa kanya kung wala siyang friend. Oo. Nandito tayo para ato. Kasi hindi naman porque naging kakilala natin si Merck bilang babae. Oo, bilang babae. Kumaano kami sa kanya, nakikisimpat siya. Kaya pinapaliwanagan din natin si Pam na... lumugar ka din sa kalagayan. Sinabi niya naman din ni Pamine, kung ako yung babae, o nga naman din masasaktan ako. Pero nandito na tayo eh. May bago na kayong jowa, di ba? May bago na rin mag-asawa. Ako din naman, dama kita girl, kasi na-inlove din ako sa kasama ko sa bahay. Di ba?
So alam mo yun, lahat ng tao may pagkakamali. Sana matahimik na, sana sa statement na nilabas nila, sana matanggap nyo. Sa mga sumusuporta kay Merk, grabe hindi kayo nag-awal ng taong susuportahan. Sino suportahan? Kasi ako, sa totoo lang nagkakilala kami, sabi ko nakaka-cringe ka Merk, hindi ka nakakatuwang panoorin. Pero nakilala ko siya, lagi kayo magkasama. At guys, kahit hindi naman sa pagbabrag, i-check nyo yung whitey ko. Alam nyo yan, hindi ako nakikipagkulab basta-basta. Pero kila Merk, kila MG, yan. Totoo, sobrang totoo lang. Kung may dinakasal nyo silang direct dati, natrabaho nila yan eh. Kahit din naman ako, inamin ko sa inyo, may scripted prank ako, di ba? So again, kung ano yung mga binuo yung pangalan, at nakaka-proud lang si Merk na para mag-let go. Sobrang proud kayo. Sacrifice sa asawa niya, sobra. Hindi madali yun, hindi madali yun. Iba dito, baka gawing meme to, yung pag-iyak niya, etc. Pero yun nga mga besi ko, gusto lang namin, sorry nagsalta kami sa vlog nyo, pasensya na. Kinall out din naman din kayo, kinall out din kayo, siguro ako na lang na nag-call out para sa inyo. Basta salamat sa respeto nyo sa ibang tao. Kasi ako, kung ako talaga kakausapin mo sa partner, ang dami kong para sabihin. Pero gusto nga nila katahimikan na lang eh. Hindi para magmalinis ha, gusto talaga nilang humingi ng pasensya sa inyo. Kasi marami pa din naman din sumusuporta sa kanila na, syempre, masasalamat talaga nila sa inyo. At dahil dyan, huwag kayo mag-skip ng ads. Sorry, sorry. That shows how you've grown as a man, Mark. Oo. Tsaka oo, buhay binata mo yun eh. Mr. Gray ka na ngayon, tindi mo nga eh, di ba? Tsaka ikaw si Mrs. Gray kahit anong yes, mangyari eh, di ba? Thank you, mga ate. Tsaka... So, ako na ngayon sa station. So, si Bam, napakamasayahing babae niya talaga. Sobra. Kaya naiyak talaga kami, pati kay Mark. Kung makikilala niyo lang itong babaeng makikilala. Sobrang masayahin talaga siya, nakakatuwa siya. Hindi siya yung basta sexy lang na ano, masayahin siya. Tsaka totoo si Pam, lahat ng mga, ako ito naman, sa part na ito, dahil kaibigan ako ni Pam, at kahit hindi ako kaibigan ni Pam, sasabihin ko talaga ito, si Pam po ay maganda sa personal. Hanggang singit ang kinis. Totoo. Promise. Gusto ko lang yun sabihin. Kasi, syempre, bilang kaibigan naman, at bilang nakita ko sa personal, sinabi ko yun kay Pam eh. Pam, ganun, ang lahat sa personal, tsaka sa video. Diba? O, diba sinabi ko yun sa'yo? Oo, hindi ko talaga kalayo. Oo, may ganun kalayo, May. Ang hagar mo. Kaya kanila naasal sa matanda, kasi hindi ka photogenic. Pero sa personal, maganda ka. Ilaamin ko, Pam, di ka maganda sa picture saka sa video, pero sa personal, Mami, saka ilalaban kita ng nakatiba ka, promise. Oo. Ilaamin namin sa'yo pag hindi bagay sa'yo yung ano. Oo. Ang tawag dyan, pagmamahal ng kaibigan mo. Oo, talaga. Maganda talaga si Pam sa personal. And support lang kami kay Mark. Si Mark Guapo sa... Guapo si Mark. Yun. Kaya nga ako nandito ngayon sa Toro Condo, kasi nga, sila Ate Tony talaga, yung una talaga namin sinabihan. Nung gabi pa lang noon, naka-video call namin sila Ate Tony, na kahit anong kung busy sila, si Ate Tony noon, may sakit pa. So, talaga naglilang sila ng oras para sa amin sa wate, nagpapasala. Ang mga mali. Thank you, Mark. Ate, ko alam yun lang po. At tulad nga po na lagi ko sinasabi sa chat, Ate, napakabuti ng puso mo, napakabait mo. Sabi. Ate, ikaw yung kaibigan na talagang kapag ate may problema ako, sige, ganito agad, kumbaga, andyan agad siya. Yun nga, dahil ako na si Mr. Gray, at syempre, siya naging isang Mrs. Gray ng buhay ko, at meron na kaming anak na si Sean, ay tatawagin na kaming Grace Family. Yes! So, syempre, kung merong Toro Family, merong Grace Family. Grace Family. Maganda yun. Dahil ngayon, tayo ay isang pamilya. Yes! Mas smart na ba na sa tuwa ng pamilya? Sabutan kami ni Papa. Yun, so, Grace Family. So, pasensya na kayo. Kanina ako ay medyo naging emosyonal. Sobrang sakit na talaga sa akin. Pero ngayon, hindi ko masabi okay na ako. Pero magiging okay din ako. Hindi man ngayong oras na to. Pero move on. Pero hindi ako natatakot mag-move on kasi nandiyan ka, andiyan si Sean, andiyan yung mga taong nakapaligid sa atin, andiyan yung mga nagmamahal sa atin, kaibigan natin, kaya hindi ako ganun mahihirapan. So Grace Family, marami kayong aabangan sa aming dalawa ni David, kay Sean. So ang dami talaga. So yes, yung magiging plano natin sa pag-ibig. Ngayon nararamdaman ko sobrang gaan. Totoo. Wala na akong kahit na anong hinihinda. Nakaya nga ako na maluwag. Maraming salamat nga sa inyo, Grace Family. Pasensya na kung hindi pa siya ganun kagandang pakinggan.
Kasi kahit kami, naninibago pa din ako. Alam ko hindi siya ganun kadali, pero alam ko masasanay din tayo na. Kasi nga, habang pinaparoon yung vlog namin, sa vlog na to, iisang pamilya tayo. So, sa vlog na to, tayo yung Grace family. So, yay! Malapang ako pa dyan! So, ayun na nga. So, siguro tatapusin mo na rin itong vlog na to. So, bago nga matapos to, Mama Marie, Ate Tony, Tito Vista, sa lahat ng Poro family, maraming salamat sa inyo. At sa pamilya din po ni Baby, and sa family din po. At syempre din, kay Jonah din na talaga nakasabihan ko rin, sa lahat ng Bruce ko, kay Kuya MG, syempre pag may ate ako, meron akong kuya. So, maraming salamat sa inyo talaga. Sobrang buti nyo, sobrang saya ko ngayon kasi ngayon nasa ganitong sitwasyon kami, sila talaga yung mga tao na andyan para sa amin. At sila pa yung mga tao na sa likod namin. Sinamahan nyo kami sa video na to, ate, sobrang salamat talaga. Siyempre, kumbaga sa akin, Tony Powler yan. Yes. Kumbaga, yan yung talagang taong tinitingala ko talaga, na talagang basta, ganun. So, sobrang saya ko talaga. At siyempre nga pala, sa family ko din, sa mama ko at sa kapatid ko. Kay mama na laging nagtatanong kung okay na ba ako. Sobrang na-appreciate ko talaga sa mama. Tapos naiiyak na ako sumagot sa kanya na, kasi lagi na kung ako yun, baka ganito. Sobrang inisip niya yung nararamdaman. So, ayun, ama, maraming salamat at magbabanding pa tayo ng marami pa. Okay lang yun, anak. Ay, ko lang inaaray mo. So, yun na nga. Maraming salamat sa lahat ng nanood. So, thank you talaga sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga taong sumusuporta. Sa lahat ng mga taong nagalit, pasensya na kayo. Sa lahat ng mga taong nag-disappoint, pasensya na rin talaga kayo. Pipilitin ko maging better person bilang taong may asawa, bilang taong may anak. Alam ko hindi ganun kadali, pero pipilitin ko talaga kasi may mga taong naman nag-agate sa akin. So, yun. Tatapusin ko na itong vlog na to. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. So gugulis lang tayo. Bye, Grace family. Bye! Yay! Ana! Kano umiyak? Tumat lang yan. Thank you.